Punuan na po ang mga biyahe ng mga ro-ro vessel sa Calapan Oriental, Mindoro, papuntang Batangas Port. Maagang nagkaubusan ng tiket sa dami ng mga bumabiyaheng galing sa bakasyon. Mula sa Batangas, sa Katutok Live, si Lia Maynalac del Castillo. Lia. Jiggy, hanggang alas 3 kaninang hapon ay mahigit 20,000 na yung bilang ng mga pasahero na nagbalik Maynila na. Papasok pa lang sa Calapan Port sa Oriental Mindoro kaninang umaga, traffic na. Mahaba na ang pila ng mga sasakyan na mga pasaherong sasakay ng ro-ro vessel pabalik ng Batangas Port bago dumiretso sa Maynila. Sa dami ng mga pasahero, nagkaubusan ng tiket para sa alas 10 ng umagang biyahe ng Montenegro Lines mula Calapan pa Batangas. Kaya ang ilan, napilitang sumakay na lang sa susunod na biyahe. Punong-puno rin ang mga sumunod na biyahe ng ro-ro. Kung ang mga ro-ro tila blockbuster na, ang mga bangka naman pabalik ng Batangas mula Puerto Galera maluwag pa kaninang umaga. Oras-oras ang biyahe ng mga bangka. Sa datos ng Batangas Port Management mula kahapon, umabot na sa mahigit 11,000 ang mga pasaherong nagbalik Maynila ngayong araw. Karamihan sa kanila galing sa Mindoro. Bitin man daw ang long weekend, ready na silang sumabak ulit sa trabaho bukas. Ay, may pasok na ko yung bukas. Maaga nga po, magpapahinga pa. Medyo walang tulog, laging puyat sa White Beach. Sa yung biyahe? Okay. Ayos naman po. Hindi naman pahirapan ng buwan. Ay, hindi po. Mahirap na ako dahil pag rush hour, mahirap pagkuhan. Biyahe sa Maynila, traffic. Ngayong taon, pumalo sa 89,000 ang kabuuan bilang ng mga umuwi para sa Undas. Kasali rin dyan ang ilang nauna ng umuwi sa mga probinsya bago pa ang barangay elections. Jiggy, kada 2 oras yung buhos ng mga pasaherong dumarating dito sa Batangas Port dahil kada 2 oras din yung biyahe ng mga barko dito. Inaasahan naman na sa buong magdamag ay mas dadami pa yung mga pasahero na magbabalik Maynila na. Jiggy? Maraming salamat, Lia Maynalac del Castillo.